Good morning, kabayan. Ang tip mo po ba, any bank pwede mag-transfer or sa ANB lang? Salamat po. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, Live W Nonoy. Bala, sunod ko pong i-share na video. Bali, sa tungkol sa Tikmo apps pa rin to mga kabayan. Kasi nakaraan video, Tikmo to GCash, yan, mobile wallet. Tikmo to mobile wallet. Ngayon naman, Tikmo to bank transfer naman. Para masagot natin yung tanong ni kabayan. Good morning kabayan, ang Tikmo po ba ay any bank pwede mag-transfer or sa ANB lang? Salamat po. Shoutout po sa inyo, Ma'am Tess Pineda. Ayan ma'am, kahit sa ang banko po, mapa-international or local transfer yung mga banko dito sa Saudi Arabia. Kasi yung ANB po ma'am, yung po yung partner bank natin sa Tikmo, nakalagay po doon, sinabi ko nakaraan sa video. Bali, pag mag-transfer kayo sa local bank naman, for example, ANB to Tikmo to STC Pay, gagamitin nyo naman account yung IBAN sa STC Pay para makapag-send kayo galing ng Tikmo. Gagawin po din natin ang video yon. Pero yung gagawin po natin ngayon, Bank Transfer International, yung bangko po sa atin. Yung video account po. Ayan, bago po kayo mag-add ng beneficiary na bank account, siguraduhin nyo po tama yung details mga kabayan. Ha? Yung personal info nyo, yung full name, bank account, at saka yung mga iba pang details. Para hindi po magkaroon ng problema. Okay, simulan na po natin. Login lang kayo sa Tikmo apps nyo. Enter nyo lang yung passcode nyo dyan. Ayan, sa dashboard ng account natin. Mag-add po muna tayo ng beneficiary. Punta po kayo dito sa transfer money. Tapos, international transfer. Ayan yung in-add natin nakaraan, GCash account. Mag-add tayo panibago. Click nyo yung add new. Tapos agree. Yan, transfer details, transfer destination, siyempre Philippines. Tapos bank account, ayan, bank transfer po tayo. Tapos click nyo na yung next. Lagyan nyo na yung details dyan, full name, mobile number, at nationality. Ayan, lagyan ko lang yung details. Ayan, full name, ito yung format ng numbers. Tapos, nationality, Philippines, i-click nyo lang yan. Tapos, choose relationship. On account ko rin po ito, kaya may account. Click nyo na yung next. Yan, bank account details, click nyo yung bank name. Alphabetical po yan, i-search nyo lang yung banko nyo. Ito yung sa akin, BDO, nasa unahan na. Tapos, bank account number. Tapos, beneficiary currency. Siyempre, peso po yan. Ayan, check nyo lang yung details kung tama. Siguro doon yung tama yung account number para hindi po magka-problema. Tapos, click nyo na yung save. Magsisend ng OTP ang Tikmo. Enter nyo na yung OTP sa Tikmo. Tapos, click nyo lang yung done. Tapos, tatawag na po dyan yung customer service ng Tikmo para sa approval ng beneficiary activation. Sagutin nyo lang, pakinggan nyo lang instruction, press 1 lang naman po yan eh. Pero pakinggan nyo na rin, baka binago. And makaka-receive din po kayo ng mga SMS galing Tikmo for active na yung beneficiary nyo. Ayan yung in-add nating beneficiary. Balik dalawa na yung back na po natin. Balik na po tayo sa homepage natin. Mag-a-add naman na tayo ng pera. Ayan, kasi wala po laman nyo yan. Pwede nyo i-hide yung account, yung laman yan. Click nyo na yung add money. Tapos cards. Debit card po yung gagamitin natin, ATM. Lagyan nyo na po dyan yung amount, 100 Saudi Riyal. Click add money. Tapos ayan po yung card na in-add natin dati. Pag wala pa, click nyo lang yung add nyo. Ilagay nyo na yung tatlong number sa likod ng card nyo. Tapos continue. Confirm nyo lang. Magsisend ng OTP yung bangko nyo. Lagyan nyo lang dyan sa box.
Tapos i-click nyo lang yung blue, yung confirmation. Yan, successful na. Press lang kayo dyan. Ayan na yung perang inad natin. Magta-transfer na po tayo. Punta na po tayo dito ulit sa in-transit. Tapos yan, select nyo na yung beneficiary inad natin, yung bank transfer. Tapos click nyo yung send. Lagay nyo na yung amount dyan kung magkano. 94 Saudi riyal lang po. Kasi hindi nasasama yung ano yung charge. So ayan, meron na kagad conversion. Purpose of transfer. Family maintenance. Ayan, yun na yung piliin natin. Tapos click nyo na yung send. Yan, lalabas po dyan yung padadala nyo. I-check nyo rin. Yan, Banco de Oro, BDO. Pag iba po, ibalik nyo lang. Double check nyo lang. Para masigurado nyo. Pag meron kayong multiple beneficiary, ayan yung charge. Click na natin yung pay. Magsisend ulit ng OTP ang tick mo. Tapos tatawag po ulit yan, mga kabayan. Yan yung po sa tick mo. Bukod sa OTP, meron pong tawag din. For security purposes po yan. Sagutin nyo lang ulit, approve nyo lang. You have requested to transfer funds of 99.75 SAR to an international beneficiary. Press 1 to approve. Press 2 to reject. Thank you for using TIGMO. And may marireceive rin po kayo sa SMS ng transaction receipt. Ayan. Close lang natin. I-check po natin yung status. Balik kayo sa in-transfer. Para makita yung status ng padala nyo. Punta kayo sa transfer tracker. Ay nakalagay po dyan pending. Nakikita nyo po dyan. Transaction initiated. Tapos in progress. Hindi pa payment successful. Yung kailangan nasa payment successful na yung bag ng pera. Back lang natin. Bali, chinik ko ulit siya mga ilang minuto. Bumalik ako sa tracker transfer. Ayan, paid na po nakalagay. Mga 30 minutes po siguro, mga ganun. 15 to 30 minutes. Bago dumating yung pera sa account ko sa video. Ayan, nung nag-successful na dyan, chinik ko na po sa video ko. Ayan, nasa account ko na po yung perang pinatransfer galing TIGMO, mga kabayan. Gawin lang po kung paano mag-transfer TIGMO to BD to bank transfer. Maraming salamat. Ayan ma'am, sana nasagot ko po yung katanungan nyo. At sa iba pa po nating mga kababayan na may katanungan, message or comment lang po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page sa FW Nonoy. Ilalagay ko po sa comment at saka description yung YouTube channel ko po. Ilalagay ko po yung link. Maraming salamat. Lagi ko pong sinasabi, pag gagamit po kayo ng online transfer apps or digital bank, sisiguraduhin nyo pong secure yung details nyo at yung OTP nyo, huwag nyo pong ibibigay kahit kanino. Maraming salamat po.